Subang umaman. Gusto mo bang maging successful? Gusto mo bang magbagong buhay ngayong 2021? Seryoso ka ba? Well, check natin yan, ha? Lapit. Lapit pa. Lapit pa. Halika dito. Sasabihin ko sa'yo. Welcome back to my channel again. This is Dynamite Effect. Let's talk about your bisyo. Let's talk about bisyo. Yung bisyo mo, yung bisyo ko, yung bisyo nating lahat. Ito yung lagi nating ginagawa na hindi natin namamalayan na nagpapahirap sa atin. Hindi natin napapansin unconsciously kasi nakasanayan na nating gawin. Pero this time, we have to stop it. Kung decided ka, kung interesado ka, panoorin mo to. To alam mo to. Bisyo number one, ang bisyo ng pagsusugal. Pagsusugal, gambling. Bakit ka ba nagsusugal? Walang yayaman sa pagsusugal. Mamadali ka sa pera, hindi makuha yan sa pagsusugal. Hindi ka yayaman sa pagsusugal. Bakit ka nagsusugal? Palipas oras. Kung yung ginugol mong oras sa pagsusugal, eh pinaghanap mo ng trabaho o nagtrabaho ka, kikita ka, merong perang darating sa'yo. May pag-asa pang umamin. Basta marunong ka lang. Pero pagsusugal, hindi yan. There's no shortcut. Ubus na oras mo, nag-e-enjoy ka nga, pero hindi mo namamalayan, natatalo ka rin. Yung pera, nasasayang. Kaya itigil mo na yung pagsusugal mo. Vision number two, alak at yosi. Alak at yosi. Gano'n ba yosi ngayon? Gano'n nagagastos mo sa isang araw sa yosi? Times mo yan sa 7 days, 1 month, 30 days, 1 year. Gano'n na sanang naipon mo kung tinigil mo yung pag-yosi mo, pag-iinom mo. Alak, inom pa more. Unang tagay, tapon para sa demonyo. Kung alam, tapon pera ka din. Sunog na ang pera, sunog pa ang baga mo. Sunog pa liver mo. Ano mapapala mo sa pag-inom at pag-yosi? Kung inipon mo yan, sana marami ka ng pera ngayon. Inutang mo pa sa tindahan yan. Ipinanghingi mo pa yan sa nanay at tatay mo. Hindi mo pababa ang mga taong hinihingi mo ng pera para sa yosi at alak mo. Hindi magandang bisyo yan. Tulak mo sarili mo pataas. Tulungan mo ang sarili mo. Itigil mo ang yosi. Itigil mo ang alak. Hindi magandang bisyo yan. Bisyo number three. Ako, guilty ata ako dito. Bisyo ng katakawan. Kain pa more. Yan, yung kahit na busog na, ilamon pa rin ang lamon. O yan, busog na, kain pa rin ang kain. Gagastos pa. Kaya bago umalis, bago mag-grocery, bago pumunta sa kung saan, kumain muna sa bahay para hindi magtuturo. Bisyo ng katakawan kasi hindi na siya maganda. Healthy, magastos pa. Tigil natin yan. Tigil ko yan. Kung ako matakaw, lakas kumain. Tagaubos lang ng pagkain. Bisyo number three, katakawan. So, iwasan po natin yan because it's not gonna be good. Hindi siya healthy. Magastos pa siya. Bisyo number four, bisyo ng katamaran. Tulog pa more. Pahinga pa more. Ay, kung yung oras na itunutulog natin, eh gumagawa tayo or nag-iisip tayo ng mga bagay na pwede natin gawin ng pagkakitaan, makakaipon at makakatipid pa rin po tayo. Yan yung mga bisyong nagpapahirap sa atin. Katamaran, manyana habit, trabaho nag-aabang sa'yo, pero ikaw tulog pa, nagkabentahan na ng kalabaw sa kalye, natutulog ka pa. Yan, sabi ng mga nanay at tatay noon. Pero totoo yan, nagsabog na ng biyaya ang Diyos, eh ikaw ay natutulog pa, humihilig at tumutulog palaway. Ayan, so gising na. Gawin mo na ngayon yung dapat mong gawin. Do not procrastinate. Mission number 5, impulsive buying. Mapadalos-dalos na desisyon sa pagbili ng mga bagay-bagay. Na may nakitang sale, bibili tayo. Excited kasi may bagong labas na phone, bibili. Ayaw maubusan. Galit ka, stress ka, bibili. Pakiramdam natin, gusto natin, bibili. Don't let your emotions make decisions for you. Most of the time, maling-mali tayo. At the end of the day, pagsisisihan natin kung bakit natin binili. Mali pala. Pag pag-stress ako, kahit wala akong pera, manghihiram ako. Tita, pera-pera, na-stress ako. Ganun. So that's a very wrong move. And buti na lang wala din siyang pera. Di wala akong nabili. Tendency tayo, no? Pag may nakita tayo, nakita natin, ay, ang ganda. So, bibili natin. At the end of the day, wala. Sayang lang din. At kasi hindi naman pala natin sila kailangan. At kung excited ka sa vision number 6, 7, 8, 9, 10, please don't forget to give me this big thumbs up. Nasa kalahati na tayo. Patuloy pa rin natin yan. So, vision number 6, ang vision na mga maling kasama sa buhay. Yung wrong set of friends. For example, mahilig mag-shopping, manginginom. Ang tendency, manginginom ka na rin.
they smoke, tendency magiging smoker ka na rin. Kung ang pinupuntahan mo ay laging chismis, tendency chismosa ka na rin. Ganun. At walang patutunguhan yan. Isa siyang hindi magandang kaugalian at yan ang maghihila sa atin pababa. Hindi tayo magiging successful kung ganung klaseng mga tao ang lagi natin nakakasama. At dapat piliin natin yung mga kaibigan natin. Piliin natin yung mga pakikisamahan natin. Birds of the same feathers flock together. Kasi doon na determine kung anong klaseng tao ka. So doon na determine ang success mo kung depende sa mga taong nakakasama mo at nakakasalumuha mo. It's okay to be friends with them. It's just that you have to distance yourself most of the time para hindi ka nahihikayat. Another vision is vision ng maling kaisipan. Meron tayong tinatawag na YOLO mentality. There's nothing wrong with YOLO. You only live once. You travel here, you travel there, you eat here, you eat this because you only live once. You party all day because you only live once. You experience things a lot because you only live once. You procrastinate things because you only live once. Mamaya na yan because you only live once, right? You only live once, so gawin na natin to. Madalas nating sinasabi, eh, minsan lang naman yan. You only live once. You have to explore. You have to enjoy and all that. But it's nothing wrong with YOLO. I mean, you can. If you have more than enough, then you can YOLO. You only live once thing. Okay lang yan if you have more than enough. Pero kung wala naman, hindi mo kailangan gawin yan. You have to focus on how to grow your wealth. Kung paano mo mapapaunlad yung sarili mo. I wanna enjoy things now. Puro now, puro now. You only focus on now. Dapat we focus on the future. We have this goal. This is ito yung tinitignan natin. Ito dapat yung makuha natin. Ito dapat yung ma-retain natin. Dapat meron tayong delay ng self-gratification, no? Hindi muna ngayon, darating din yung time na aani rin tayo. Darating din yung time na kuha mo din yan. Puna ang paghirapan natin. At the end, you will reap success. Yan ang YOLO mentality. So, isa sa mga bisyo na dapat tinatanggal din natin. Vision number 8, ang vision ng pagpapasikat. And karamihan sa atin, mga social climber, pasikat, kaya bibili ng mga ganito, maggusto lang magpasikat, pasikat, kahit hindi naman kaya, bili ng bili, nalulubog lang tayo sa utang. Kasi gusto natin magpa-impress eh, impress other people, that's what we want to do. Bibili ng ganito, para mapa-impress, para mapabilong sa grupo, which is hindi natin kailangan gawin yan. Stop impressing other people by buying clothes, buying new watches, new cell phones, and all that. Yan yung mga vision natin na hindi natin namamalayan, nagpapahiram sa atin. Unconsciously, akala natin okay lang. At the end of the day, hindi naman tayo masaya. That's vision number 8. Another bisyo is bisyo ng negative thinking, negatibong pananaw sa buhay. Hindi ko kaya yan, hindi, parang hindi naman. Ayan. So negative thinking, hindi siya magandang mentality. Don't be so pessimist, be optimist. Try it, do it. Kasi you will never know kung ano yung kaya mong gawin, ano yung pwede mong magawa unless you try it. Go get out of your comfort zone. When you get out of your comfort zone, that's when you learn and grow. Sabi ni Napoleon Hill, what your mind can conceive and believe, the mind can achieve. So, dapat hindi tayo negatibo sa lahat. Whatever your mind can think of positively, magagawa mo yan. There's a law of attraction. Think there's something in the universe na kapag iniisip mo siya, the universe, you know, attracts it sa'yo. Don't be negative yan. Masamang bisyo yan. Bisyo number 10, takot tayo mag-take ng risk. So, dapat maging risk-taker tayo. Mga hindi natin malalaman kung anong sa baba kung hindi natin susubukan kung takot tayo. Meron isang kwento dyan, no? Nahulog siya, nasabit na lang siya. Ayaw niyang bumitaw, takot na takot siya. Nagpe-pray siya na ano, tulungan siya. Sinabihan siya, i-let go mo na anak, i-let go mo na anak sa Heavenly Father. Ayan, ayaw na ayaw niya. Yung pala hindi niya alam na ganun lang pala kataas yung babagsakan niya. Ay, hindi, malulugi lang ako. Ayoko magsimula niyan. Hindi ko yan kaya. Ayan, wala rin namang mangyayari. That because we are afraid of taking risks. Wala tayong tiwala sa sarili natin. So, isa yan sa mga bagay na nagpapahirap sa atin talaga. Talaga nagpapahirap sa atin talaga. I don't wanna start this. I don't wanna do this. Ayokong gawin to kasi natatakot ako. Baka hindi naman talaga. Hindi naman ubra yan. Hindi ko kaya yan. So, sa lahat ng mga bisyo na yan, saan ka dyan? Ulitin natin ha. Bisyo ng pagsusugal. Bisyo ng pag-inom at yosi. Bisyo ng katamaran.
bisyo ng katakawin, bisyo ng you only live once, bisyo ng negative thinking, bisyo ng pagpapa-impress sa ibang tao, mag-take ng risk, bisyo ng katamaran. Yan yung mga bagay na kailangan natin iwasan, na hindi natin namamalayan, na yung mga bisyo na yan ang nagpapahirap sa atin. So kung mababawasan natin yan, kung maaalis natin, para tutunguhan tayo. Let's go. Road to financial freedom. Yan ang gawin nating target for this year. Gusto mong yumaman? Gusto mong magbabuhay? Simulan mo na. Ngayon na. Now na. Huwag mo nang ipagpaliban yan. Mahalaga na magsimula ka. Unti-untiin mo. Kaya yan. Maniwala ka na. What your mind can conceive and believe, your mind can achieve. Napoleon Hill. Once again, Dynamiters, kung may natutunan po kayo ngayong araw na to, please don't forget to give me that big thumbs up. And if you're new to my channel, please subscribe to my channel and click the notification bell. Sama mo na rin yung all para updated ka sa mga latest uploads and videos ng Dynamite Effect. Once again, Dynamiters, always remember, never stop learning and keep educating yourself. Bye everyone and see ya! Hindi kaya yaman, limited lang ang makukuha mo dyan. Kayo. Hey Dynaminers, welcome back to my YouTube channel, and today is the day that the Lord has made. We will rejoice. Today, let's talk about your bisyo. Naingay siya. Sabi na mag-headset eh. We have to stop it. Kung decided ka, kung interesado ka, hintayin mo. Sasabihin ka sa'yo. Kung interesado ka, pagpatuloy mo. Kung interesado ka, panoorin. Nasa kaligitnaan na tayo. So please don't forgive me. And please, parang kaya sinasabi nila, birds of the same feather are of the same birds. Birds of the same feathers are of the same birds. Birds that flock together are flock together. Yung mga biglang pagbili, no? Biglaang pagbili. Pero tayo, we are a firm believer na dapat yung dapat meron ka, you know, law of attraction. So, paniniisip mo what your mind can achieve, what your mind can perceive it, your what your mind can achieve, you will achieve. What your mind perceive, then you can achieve. Sabi ni Napoleon Hill, whatever your mind can believe and achieve, mali. What your mind can conceive and believe, the mind can achieve. Ayan. Kuha mo din yan. Please don't forget to give me that big thumbs up and subscribe to my channel.